All right, nandito pa rin po tayo sa National Resource Operations Center ng DSWD. Tumutulong din tayo sa pagre-repack. So nakikita ho natin ito yung mga laman na ipinamimigay po nila, naka-vacuum sealed na ng mga bigas. 6 na kilo, so tagatlong kilo po ang ipinapasok namin. Sabi kasi napakaganda no, na naka-vacuum seal na ang mga bigas para nga naman hindi na maulit yung dati naging problema na nabukbok, hindi ba, at nasayang lamang. Ito ay tatagal ng 2 years kapag ka naka-vacuum seal. Ano? At syempre dinadagdagan po ng tiglimang mga dilata, may corned beef, merong tuna, merong 6 na pakete ng kape at 5 naman na cereal. Ayan, ang laman ng isa pong family pack nitong ating ipinamimigay ng DSWD. At makakasama natin ngayon ang isa po sa mga volunteer dito mula naman sa barangay 192 dito po sa Pasay. Lahat po na nakikita nyo dito ngayon, sila po ay mga volunteers ano, mula sa iba't ibang barangay dito sa Pasay. Ate, ano po ang pangalan? Melanie Carolina. Melanie Carolina. Hindi ho Marites. Hindi po. Minsan lang. Minsan lang. Hindi, joke lang po. Pero ano ho ang nag-udyok sa inyo na mag-volunteer? Para pa makatulong dito po sa DSWD, tsaka po sa mga nangangailangan po, mga nasalantang bagyo. Oo nga naman. Pero alam mo, Ate Melanie, hindi ho biro talaga na maging volunteer. Walang bayad ito, hindi ba? Wala po. O talaga ho nga panahon at pagmamahal lamang sa kapwa Pilipino ang inyo pong talagang gustong magawa dito. Ano? So Ate, kwentuhan niyo kami. Ito ho ba ay first time ninyo na pag-volunteer? Opo, bali mag-1 month na po kami rin. Ah, 1 month na? Opo. Nakailan na kaya kayong pakete? Marami na po. Marami na. Alright, salamat po Opo, Ate Melanie. Po. So ayan, nakikita natin yung repacking dito. Ayan, meron na daw ngayon as of 24 hours no, na na-repack sila na 30,000 na mga family packs. At makakasama rin ho natin ngayon para bigyan pa tayo ng karagdagang detalye ang Assistant Secretary naman po ng DSWD, walang iba kundi si Asec Romel Lopez. Maganda umaga po sa inyo, Asec. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning po sa inyo. Alright. Gusto ko lang malaman kasi nakikita natin may mano-mano doon sa kabila. Yes, ma'am. Pero dito naman, mechanical. Yes, tama po. Mechanical po. Ito po yung pinakamabilis natin na paraan para nga po mag-repack ng ating mga relief goods. So, yung nabanggit nyo po na 30,000 a day, ano po, maximum po yan. Mm. Alos 16 hours po na tuloy-tuloy po na trabaho. Yun po yung combination ng manual at mechanical. Oh, pero sabi nila, umaabot pa daw kayo ng 50,000 na family packs kapag nagdoble pa kayo ng shift. Yes, tama po yun. Lalo na po pag may mga malaking kalamidad, yan po talaga yung ginagawa natin dito sa area. Opo. Ito kasi, andito yung mga, ito mechanical, ano, repacking natin. Ano. Pero gusto natin malaman, may mga priority areas po ba tayo, Asec, na pagbibigyan po nitong mga relief goods po natin? Yes, para po doon sa ating mga kababayan, kahapon po nasa 10,000 na po na family food packs, yung mga relief goods na ganito, yung naipadala natin mula rito sa Enroc nating tinatawag. And then ngayon pong araw, ini-expect natin na nasa 5,000 pa po yung mga food packs na bibiyahe po. Particularly po yung target natin marating, yung Cordillera Administrative Region or CAR, and then yung Region 1 na badly affected. So doon po nakafocus yung ating relief operation sa mga oras na ito. Okay, pero yung sa Abra particular na at saka dito po sa Ilocos Sur, talaga yung marami hong pamilya na takot pa rin bumalik sa kanila pong mga tahanan eh, di ba? Yes. So ilan ho ang napamigay natin sa kanila doon sa 2 lugar na yun pa lamang? Yes, sa ngayon ano, kahapon eh, yung 10,000 nga po. Yun pa yun. Inaasahan natin na na-disperse na siya o na-di-disperse na siya hanggang sa mga oras na ito. Kasi ito pong ating family food packs, yan ay good for 2 to 3 days. Oh, ano po? Kaya po 2 to 3 days yan kasi magre-replenish po tayo ng relief goods kung kailangan na po ng ating mga kababayan. We wish you all the best dahil congratulations yan. Ano, maagap din po ang pag-responde ng DSWD dun sa ating mga nasalanda. Thank you very much, Asec. Yes po, salamat din po. At ingat po sa ating mga kababayan. Thank you, sir. At mga kapuso, mamaya ho ay bibigyan pa rin namin kayo ng karagdagang update mula pa rin po dito sa National Resource Operations Center ng DSWD. Diyan lamang po kayo.